Alright guys, ano? Dito na naman tayo sa ating topic about Seaboard November 2022. Pag-usapan natin tong problem na to. Na lumabas daw. Hindi tayo 100% sure na lumabas talaga to. Pero according sa ating nakausap na nag-take ngayong November 2022, is lumabas daw. Ganito daw yung itsura na lumabas sa board. Isa sa mga problem nito under the structural design and construction. Once again, this is not the exact problem given in the CE Board November 2022. This is just a matter of practice lang, ano, so that we can have. Actually, hindi naman talaga to yung board exam na lumabas, pero malapit na dito, no? Ibig sabihin, diyan nagpo-fall yung topic. Okay? So, baka sabihin nyo na ito talaga yung actual na lumabas. So, hindi ko masasabi na gano'n na. Gano'n yung nangyari. Kasi hindi naman ako yung nag-take. Depende lang yan sa nakausap natin. So, this problem is given by my friend. Kinuha to sa Gilisanya book. See reference book, volume 4. Okay. So, lumabas din to sa May 2015 ata to lumabas eh. Doon sa book ni Gilisanya. So, given the following data of the open cylindrical tank shown, the height is 3 meters, the diameter of the tank is 2 meters, and the depth of water is 2.4 meters. The weight of the cylinder is 4.3 kilonewton, and the coefficient of friction is equal to 0.20. Part 1. Find the maximum force in kilonewton to prevent the translation of the tank or sliding. That is a sliding translation. Find the maximum force in kilonewton to prevent tipping of the tank. So, to avoid the tipping, matapon yung tangke o yung tubig. Or mapatid yung tangke, parang ganun. Para hindi siya matumba. Find the maximum force in kilonewton of the tank to remain in equilibrium. Okay, so ito yung lumabas na problem. So ano ba yung tank shown na yan? Kasi tank shown, dapat ipakita niyo. Actually, kahit hindi niyo naman, hindi na i-ano talaga yung tank na yan eh. Kasi given naman tayo dito sa data. So, pwede natin i-illustrate yan ng sarili natin. Okay. Okay. So, ito yung magiging itsura ng ating problem. Yun. Okay. So, this has a force in here. Okay. So, ibig sabihin, itutulak niya itong tangke papunta doon. So, that's why the problem or the question is to prevent from translation. Kasi pag itulak mo yan doon, pwede mag-slide to. Mag-slide yan papunta doon. So, dapat ilan daw yung fersa dyan para hindi siya mag-slide. And to prevent from tipping. Kasi pag malakas masyado yung tulak mo dyan, ang tendency is to tilt this tank and matatapon yung tubig. And find the maximum force of the tank to remain in equilibrium. So, dapat steady lang daw siya. Ano? Dapat steady lang. Okay, so, ano yung una natin gagawin? Is to find the weight. The weight of the tank is given by, our weight of the cylinder is 4.3. And we have the water in here, so you will get the total weight. Okay, that is the weight of the water. And the weight of the water is equal to the unit weight of the water times the volume of the water. So the unit weight is 9.81 times pi over 4 d squared, diameter squared times 2.4, kasi ito lang yung height ng ating tubig, that's why 2.4. Okay. So, this is the volume of water. We have 73.966. So, kayo na mag-solve niyan sa calculator niyo, ha?
Okay, for the weight of the cylinder, we have 4.3. And our total weight is 73.966 plus 4.3. We have 78.266. Okay, so that is our total weight. When you combine the, or this is would be the resultant, the total weight. If there is a force acting on this portion, ibig sabihin, in terms of equilibrium, to stay calm or stay intact, there must be a corresponding force to resist. Okay, so if there is a force act on that body, there must have a resisting force so that the body will be in equilibrium state. Okay, so ito may pwersa to. So, ibig sabihin may equilibrium tayo dyan. So, ibig sabihin, pag sinampal ka, sampalin mo din para patas kayo. Okay, so, and we will note this as normal force. That is 78.266. That is also the weight of the, or the total weight of the cylinder and the water. Para equilibrium siya, di ba? Okay. So, muna tayo sa part 1. Maximum force to prevent, say, translation. Yung pinakamalaki daw na pwersa na force to prevent from translation para hindi siya maging, or para hindi siya mag-slide. So, ganun yung mangyayari. If there is a force acting on this body, there is a resisting force on the ground. So, kaya papasok dyan yung friction para hindi siya mag-slide or hindi siya mag-slide, mag-translation. So, sabi na ng mga bata, kapag nag-slide, gustong-gusto nila mag-slide kasi yung formula daw is fun. That's why our friction, that is fun. Or U and mu. Okay, so that is our formula. So, we have the maximum force to prevent the translation. The force, the summation of force to the horizontal is F and the friction. So, pasalungat sila. So, ibig sabihin, F is equal to small f, where small f is given by the formula of the coefficient of friction times the normal force. At ito na yung normal force na yan. And we have the coefficient of friction 0.2. So, we will get the answer of 15.653. That is our maximum force to prevent the translation or from sliding. Okay, for part 1, part 2, maximum force to prevent tipping. So, ibig sabihin, para hindi siya mag-tilt. Hindi ito mag-tilt. Hindi siya matapon yung tubig. Kasi pag may pwersa, may friction dyan. So, ibig sabihin, magkakaroon ng overturning. So, ito pwedeng matumba. Pwede siyang matumba anytime soon. Pwede siyang matumba if ang given natin is mas malakas na pwersa kaysa dito. So, dapat hindi siya masyadong malakas na force para hindi siya mag-tip. Hindi siya magkaroon ng tipping. Okay. So, ibig sabihin, kung nakatilt na yan, ibig sabihin, papalo dito yung normal natin. Ito yung mag-action kasi sa kanya ng, yung normal kasi matatransfer dyan. Kasi nag-tilt na siya. So, para hindi maiwasan, para maiwasan yan, ilagay natin yung pwersa dyan. Kasi ito na yung mag-govern sa kanya. Ito na lang magiging plane. Na-imagine nyo. So, gawin natin itong 0.0. And for the steeping, gagawa tayo ng moment. Magmo-moment tayo papunta dito. F, moment and 0. So, if we take moment at 0, meron tayong F, meron tayong, this would be combination of total weight. Ito, hindi ito magbabago, walang problema dyan. Yung tubig is laging dyan yan. Okay. So, we have the moment at O is equal to 0. Summation of moment at O is equal to 0. And
FH, that is F times H, F times H. And then, this is the total weight times diameter, this is the diameter, divided by 2, that is the distance. So, in-equate ko na lang to, kasi ito, ayon, itong dalawa, salungat. Salungat siya. So, in-equate ko na yung equation. So, we have, okay, so ito in terms of force, kasi yung force naman yung hinahanap natin. Okay, that is 32.611 kilonewton. And, lastly, we have part 3. This is part 3. The maximum F to remain in equilibrium. So, to stay in equilibrium, ibig sabihin, dapat steady lang siya. Dapat nasa position lang siya na steady. Hindi siya masyadong gumagalaw para equilibrium. Kasi if there is a motion na, magkamara na. So, mahirapan na tayo magkaroon ng equilibrium state dyan. So, ibig sabihin, dapat steady lang itong tangke. Pero may mga pwersa dyan. Ano? Okay, so, paano maging equilibrium? Pag ipasok mo tong force na to sa part 2 from tipping, pag ilagay mo yan dito, kung yan yung gamitin mong pwersa, ibig sabihin, mag-i-slide to. Ano? Nakuha nyo? Pag ito yung gamitin mong pwersa na 32, mag-i-slide na to. Although, hindi patatapon. Kasi hanggang dyan pa yung pwersa. Pero mag-slide na kasi yung kaya lang ng sliding na force mo is 15.653. E ito, 32. So, ibig sabihin, mag-i-slide na yan. Ibig sabihin, there must not have an equilibrium state in that position. Kasi, itong friction mo cannot hold the force of 32 kilonewton. Diba? So, hindi na siya magkakaroon ng equilibrium. Hindi na kasi siya balance eh. Walang problema dito. Okay lang yan kasi nasa ground naman. Kaya pa yan. Pero dito, wala ng equilibrium state. So, therefore, our answer is 15.653. We have the equilibrium state in this tank. Okay? I hope na nakuha nyo to. Okay, once again, this is not an actual board exam problem, but this is also an inspiration.